Pangsanlibutang ulat. Nakilos ni Jesus, Nepal, February 24, Rupa Maya. Hindi maganda ang buhay ni Rupa Maya. Iniisip niya na darating ang panahon ay makakaahon din siya. Ngunit kabaligtaran ang nangyari, mas lalo pang naghirap ang kanyang buhay. Isinilang si Rupa Maya sa low-caste family of untouchables. Pinakamababang antas ng pagkatao sa Nepal. Ang bakas ng kanyang minanang katayuan ay nangangahulugang ituturing siyang marumi sa buong buhay niya at mamamatay siyang isang marumi. Magiging marumi rin ang alinmang anak na kanyang isisilan. Walang anumang makapag-aalis ng marka ng pagiging untouchable sa kanya at lagi siyang ituturing na mas mababa pa sa tao. Bilang isang taong untouchable, bawal pumunta sa paaralan si Rupa Maya at hindi siya kailanman natutong bumasa at sumulat. Nag-asawa at ikinasal si Rupa Maya sa edad na 14 sa Nepal, karaniwan ang pag-aasawa ng bata pa. Hindi nagbago ang kanyang buhay pagkatapos ng pag-aasawa. Walang anumang ari-arian ang napangasawa niya at nagtatrabaho lamang silang dalawa sa bukid na pag-aari ng ibang tao upang mabuhay. Nagsilang si Rupa Maya ng 7 anak. Hindi niya matustusan ang mga ito. Kaya noong lumaki na ang kanilang mga anak, ipinadala sila sa kanilang mga kamag-anak at sa ibang tao upang magtrabaho. At namatay ang kanyang 2 years old na anak na lalaki dahil sa mataas na lagnat. Pagkatapos nito, nawala naman ang dalawa pa niyang mga anak na lalaki. Sumulat kasi ang kanyang anak na babae sa kanya na may kaunti siyang ipon para sa pamilya, kaya inutusan ni Rupa Maya ang kanyang dalawang anak na edad 11 at 13 upang kuhanin ang pera. Nagkita ang tatlong magkakapatid, ibinigay ng ate ang pera at sumakay sa bus ang dalawang bata para umuwi. Ngunit hindi na sila nakita pang muli. May nagsabi na naaksidente daw ang bus. Hinanap ni Rupa Maya ang dalawang anak na lalaki ngunit hindi na sila natagpuan. At dumating ang isa pang trahedya. Nagkaroon ng karamdaman ang kanyang asawa at wala silang perang pampagamot kaya namatay siya. Napakahirap na para sa kanya na maging untouchable. Dumagdag pa ang pagkawala ng kanyang asawa kaya lalong mas humirap pa ang kanyang kalagayan. Maging ang iba pang mga taong untouchables ay minamaliit din siya. At sa pagdaan ng mga taon, lalong naging mas malungkot si Rupa Maya. Huminto na siya sa pagtatrabaho. At dahil hindi na siya nagtatrabaho, wala na siyang anumang pagkain. Hindi na niya gustong kumain, sa halip ay humiga na lang siya sa kanyang higaan. Iniisip niya ang kanyang asawa at kanilang tatlong na walang mga anak. Pinagsisihan niya ang kanyang buhay. At naisip niyang magpakamatay. Bakit ako isinilang ng aking ina? Bakit nangyayari ang mga bagay na ito sa akin? Tanong niya sa sarili. Sa pagkakataong iyon, nagpakita ang isang estranghero sa kanyang bahay. Nagtatrabaho si Tirtha bilang isang voluntaryo para sa iglesia ng Seventh-day Adventists at narinig niya ang tungkol kay Rupa Maya mula sa mga kapitbahay. Nagdala siya ng pagkain at gamot sa babae. Nanalangin siya para sa kanya. Bakit hindi ka pumunta sa aming iglesia? Ang wika niya. Ipapanalangin ka namin. Nagsimulang dumalaw si Tirtha ng regular. Inaabangan ni Rupa Maya ang kanyang mga pagdalaw. Napuno ng pag-asa ang kanyang puso at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ay nagsimula siyang magtungo sa Adventistang Iglesia. 8 taon ang lumipas, isa ng tapat na Seventh-day Adventist si Rupa Maya. Siya'y 65 na taong gulang na ngayon at namumuhay kasama ng isang anak niyang lalaki at ang asawa nito. Hindi nagtagal, naimpluwensyahan rin niya ang asawa ng kanyang anak at sumapi din sa Adventist. Ang wika ni Rupa Maya, nawala sa kanya ang lahat subalit masaya siya dahil mayroon siyang Jesus. Maaaring iwasan siya ng mga tao dahil sa kanyang pagiging untouchable, subalit masaya siya dahil ang kanyang puso ay nakilos o hinipo ni Jesus.
Namatay ang aking asawa, namatay ang aking anak na lalaki, at nawala ang aking dalawang anak na lalaki. Nawala man sa akin ang lahat-lahat, subalit may Jesus ako sa aking buhay. Mayroon akong dakilang pag-asa na isang araw, kapag dumating si Jesus, makikita kong muli ang aking mga minamahal. Ang 13th Sabbath offering ngayong quarter na ito ay makakatulong sa pagtatayo ng isang paaralan sa Nepal kung saan makakatulong sa pagtuturo sa mga bata ng pagbasa at pagsulat. Salamat sa inyong panukalang masaganang handog ngayong 30 ng Marso.